20 bagong master guide ang kinilala sa investiture ceremony na dinaos sa Northern Luzon Adventist College. Sila ay naging mga ganap na master guide matapos sumailalim sa halos isang taong pagsasanay at evaluation. Ang kwento sa likod ng kanilang masayang tagumpay, balitang may pag-asa ni Edison Aceberos Jr. 20 bagong Master Guides ang na-invest mula sa NLAC TICAS Master Guide Club ng Northern Luzon Adventist College dito sa Sison, Pangasinan. Matapos ang halos isang taong pagsasanay at matagumpay na evaluation, sa wakas ay inaideklara na ang 20 trainees bilang ganap na Master Guides sa pamamagitan ng isang investiture ceremony na may temang Abide in Him na pinangisiwaan ni Master Guide Felipe T. Manlungat Jr., Northern Luzon Mission Youth Director bilang kanilang investing officer. Sa Master Guide training sa school, sa anumang institution, kinetrain natin ang mga kabataan para maging discipline, para maging yung discipline ay mag-insist sa kanilang sarili. At sa ganun, panglabas nila, sa pagiging Master Guide nila, they will do, gagawin nila yung responsibilidad na ang isang Adventist, at yan yung i-share the gospel sa Panginoon, ano po, na sa kalintasan ng sa katauhan. Ngayon, itong mga Master Guide na ito, ang responsibilidad is to train you to be the future leaders of the church. Yan yung kailangan natin gawin, yan yung kailangan nilang ituloy, at nang sa ganon, itong mga kabataan natin ay magkadireksyon. Pinaalalahanan ang bawat isa na magpatuloy sa paglilingkod sa iglesia at maging kasangkapan para mas madami pa ang maturuan sa iba't ibang iglesia o ng ating mga institusyon. Napakasayang ang ma-invest sa Master Guide sapagkat ito ang pinakamatagal namin pinakahihintay. Maraming training kami karanasan, maraming hirap, at itong nakamit namin yung pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Isinigawa at pinangunahan ng mga kasalukuyang mga Master Guides ng Northern Luzon Adventist College sa pangunan ni Master Guide Lowell J. Dumukmat, NLAC Director, at Master Guide J. Mark Hill, NLAC Student Director, ang naturang seremonya. Edison C. Aceberos Jr. mula rito sa Sison, Pangasinan, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.